Isang magandang araw na naman, mga ka-Landstrip News. Narito na naman kaming muli ng aking partner na si Docs, ang expert sa ocean, upang magatid ng kakaibang balita na ngayon ay nakakainis na balita para sa mga motorist. Bakit, partner? Ano bang balita yan? Bakit nakakainis yan? Tungkol ito sa isang rider, partner, na dapat hindi magmaneho ito. Kasi nakakatakot itong rider na ito, partner. Ano bang ginawa niyan? Bakit parang na-alarma yung mga motorista, partner? Sige nga, umpisahan mo. Ito, partner, ang balita tungkol sa rider na tinaguriang Sundot Boy. Kasunod ng video na nag-viral sa social media, naglabas na ng Shokos Order o SEO ang Land Transportation Office o LTO laban sa motorcycle rider na sumaksak sa gulong ng delivery van. Sa SEO na nilagdaan ni Renante Militante, inuno ng LTO Intelligence and Investigation Division, nakilala ang rider sa pamamagitan ng plaka ng Yamaha Sniper na kanyang sinasakyan. Nakitang-kita ang plate number nito sa video. Dahil sa karahasang ginawa ng rider, ipinapaalam na ang motorsiklo na may plate number na 851QBN ay pansamantalang ilalagay sa ilalim ng alarma na pumipigil sa anuman at lahat ng mga transaksyon habang ang kaso ay nasa ilalim ng imbestigasyon, sabi ng SCO. Ang rehistradong may-ari ayon sa LTO ay residente ng Malabon City at inatasang humarap sa LTO Central Office sa Quezon City noong Lunes, March 25, upang bigyang linaw ang insidente at matukoy kung siya rin ang rider na gumawa nito. Sinabi ng LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na ang pagpapalabas ng SEO ay dapat magsilbing isa pang paalaala sa lahat ng mga motorista na iwasang gumawa ng anumang marahas na aktibidad na bunga ng road rage. Wait, partner, paalala lang sa lahat ng mga nagmamaneho sa kalsada. Hanggat maaari, pairalin ninyo ang inyong maximum tuluyan. Anong maximum tuluyan, partner? Baka naman maximum tolerance. Yun nga, partner, maximum tolerance pala. Dahil pag nagkataon, matatanggalan kayo ng inyong mga lisensya sa pagmamaneho pag napatunayan na nagkasala kayo. Sayang naman kung hindi na kayo makapag-drive sa public road. Baka doon sa sulok-sulok ng mga kalsada, baka pwede. Oo nga, partner, dapat talagang pairali natin ang pasensya sa kalsada. Mahalaga yun. Pero partner, may time talaga na hindi mo kaya magtimpi sa inis at mawawala ka sa tamang pag-iisip talaga. Nandiyan na tayo, partner. Pero bago tayo bumiyahe, dapat isipin na natin na maaaring makasagupa tayo ng mga suwail sa kalsada. At isipin din natin na pag pinatulan natin ang mga yan at nakagawa tayo ng masama sa kanila, kahit hindi pa tayo ang may kasalanan, tiyak may parusang naghihintay sa atin. At doon lang tayo mahimasmasan kung huli na ang lahat. Tuloy natin, partner, ang balitang ito. Makinig ka muna dyan. Okay, partner, tuloy mo. Ayon kay Mendoza, marami ng driver ang pinagsabihan ng LTO at pinaalalahanan ang lahat na manatiling cool sa pagmamaneho. Dapat lang. Sa video na nag-viral sa social media, nakitang nagipagtalo ang motorcycle rider sa driver ng isang puting delivery van bago ito kumuha ng maliit na kutsilyo at tinusok ang gulong sa harapan ng sasakyan. Agad namang tumakas ang rider at iniwan ang puting delivery van na flat ang gulong. Ilang netizens ang agad na nagtag sa LTO sa social media na nag-audio kay LTO Chief Mendoza na atasa ng LTO Intelligence and Investigation Division na gumawa ng agarang aksyon. Sinabi ni Asik Mendoza na ipinaalam na sa tanggapan ni Department of Transportation Secretary Jaime J. Bautista ang aksyon ng LTO. Narito, partner, ang video na nakuna ng isang netizen. Panuuri natin. Okay, partner, pasok! Paalas na ka ng sak. Maloko rin to, ano, partner? Buti hindi yung driver ang sinaksak.
Anong masasabi mo sa mga ganitong rider partner? Dapat ba itong pagmanihuin sa kalsada? Sa sarili kong opinion, partner, kahit kasalanan man ng kanyang kaalitan, dapat hindi niya ginawa yan. Pangperwisyo na sa kapwa yan eh. Kasino lang ba yung hayaan na lamang o di tapos na sana? Ngayon tuloy, sasakit yung ulo niya pag napatunayan na siya ang may dala ng motor na yan dahil nakuha yung plate number eh. Kaya nga, partner, yung sa panahon ngayon, nagkalat na ang mga CCTV, mga action cam, dash cam. E pag nakunan ka, tapos ka na eh. Diba? Dapat sana, pagkatapos niyang sundutin yung gulong, dapat sinamahan na niya sa vulcanizing shop. Talaga naman, no? Para mabawas-bawasan naman yung kasalanan niya, partner. Minsan talaga kulang sa pangaral tong ibang mga rider partner. Speaking of pangaral partner, minsan may nakikita akong mga naglilibate tungkol sa mga reliyon, tungkol sa kaligtasan. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa mga ganyang debate sa lalo na sa public? Alam mo, partner, simple lang ang masasabi ko dyan. At hindi na kailangan pang pahabain. Paano ba, partner? Sige. Yung mga masisipag, hindi maliligtas. Yung mga tamad, yun ang maliligtas, partner. Ha? Ano yan? Parang perligana yan, ah. Kumbaga sa dama. Oh, partner. Ito, sample, ah. Nakahiga ka. Sa utos, huwag kang magnakaw. Pag tamad ka, hindi relax ka lang, wala kang gagawin. Hindi ka magnanakaw. Tamad ka kumilos, eh. Yung masipag, aba, magnanakaw. Mm-hmm. Nagkakandahirap sa pagnanakaw. Aakyat pa ng bintana, kahit mataas yung bahay, para lang makapagnakaw. Kasi masisipag eh. Kaya ayun, hindi siya maliligtas. Ganun din sa huwag kang mga ngalunya. Wala ka nang gagawin sa bahay ka lang. Mm-hmm. Hindi ka manliligaw ng iba. Eh yung masipag, ligaw dito, ligaw doon, kahit tatlo na yung asawa, hindi siya maliligtas. Kasi masipag siyang manligaw eh. Eh yung tamad, ligtas. Wala siyang ginagawa eh, kahiga lang siya. Aba, o nga, no? Ganun lang pala kasimple yung partner, yung mga pinagtatalunan nila. Malamang hindi nila naisip yun, partner. Galing mo talaga. Pero partner, yung mga hindi nagtatrabaho, maliligtas kaya mga yun? Yung bang umaasa lang? Maliligtas, partner. Kasi, lagi siyang makikinig ng sermon ng asawa niya. Partner, bago tayo magtapos, shoutout nga pala muli sa ating Tropang Gala Group. Ang founder ay si Ramil, vice chairman si Joy, at mga admin si Lucky, Rondren, si Abby, si Ibid, Christina, Marlene, Atisin, Rupa, Hill, at sa members na masipag mag-sign in araw-araw sa ating attendance, partner. Ito sila, panoorin natin. Ayan. Oh.